inaakusahan ng mga kritiko ni Yusek Bantag na sama sila ni Tatay Digong na berdugo. Granting, berdugo. Ang tanong, bakit mahal sila ng mga tao? Okay, Tatay Digong. Ito, si Yusek Bantag. Grabe ang outpouring of public support sa kanya. Tsunami. So bakit ang daming naniniwala, ang daming lumalaban para kay Yusek Bantag? Ako na, isa na ako. Despite yung threat na natanggap. Please subscribe Kuya Isko Official. Hello mga kababayan, ayan, kumusta po kayong lahat? Ayan po, andito muli tayo. Welcome dito sa ating channel, Kuya Isko Official po. Ayan po, ngayon po meron ulit tayong panibagong video. Pang ilang episode na natin ito dito sa kwento or mga istorya na hinihimay-himay ni General Macanas ni TVSTD Channel. Ayan, pakisupport po natin TVSTD Channel at bisitahin niyo po yung channel niya. So yan nga po, ito ay medyo painit ng painit at ito na nga naglalabasa na sa videong ito ay lumalabas na yung pangalan ni PRRD or ni PRRD no, ni Tatay Digong, na kung saan lumalabas na yung salitang berdugo. Bagkos napakagandang pakinggan talaga ng mga paliwanag ni Sir General Macanas, kaya dito talagang naunawaan ko ng husto. Bagkos hindi po ito sinasabing may mga binabanatan siyang kabila ha, or may mga kalaban. Pinaliliwanag lang po dito ang gusto niyang ipaliwanag at iparating sa ating bayan. Dahil nga po syempre meron po tayong mga kababayan na kumbaga yung paniniwala ay hindi sapat at hindi totoo ang kanilang mga nasa isipan. Ang nangyayari tuloy sa ating mga Pilipino, minsan nahuhubog doon sa kamalian. So dito po kasi, hindi magsasalita ang isang tao na ganito kung wala siyang kaalaman at hindi niya alam ang mga tunay na nangyayari sa loob. Kaya nga diba minsan, katulad nga nito, nakatanggap siya ng treat na kumbaga pinagbabantaan na itigil na. Ibig sabihin, kasi nga, yan ang tunay na mga nangyayari. So ganun po kasi, pero kung tayo ay magpatinag nga, pag kayo po ay nasa kabutihan or nasa tamang situation, tapos tayo pa magpatinag, ibig sabihin nun, talagang walang mangyayari sa ating bayan. So, ganun pa man, kanya-kanya po tayong opinion, bagkos nahati sa dalawang panig or tatlong panig yan. Dahil nga po, mayroong mga sinasabi na nasa gitna lang ako. So, ganun pa man, pero siyempre, pagka tayo po concerned dito sa ating bayan, hahanapin po talaga natin kung sino yung nasa katotohanan. So right, bago po tayo magsimula, pakinggan po natin ang mga himay-himay ulit dito. Nakasama na nga dito ang pangalan ni PRRD na kung saan si Tatay Digong at sila nga ba ay tunay na berdugo. Okay, so ito na nga po, no, babasahin muna natin ang ilang message dito or comment. Tatatlong comment lang po ang po pwede kong mabasa ngayon dahil yung isa napakahaba po. So ito po, magsimula po tayo kay Luteria Pukong. Ayan, ang sabi ni Luteria Pukong, ito po yung mga comment doon sa una nating mga video, mga kaibigan, ha? Kaya mag-comment lang po kayo para next upload video, babasahin po natin yun. Ayan po yung sinabi dito ni Luteria Pukong, no? Si Bantag ay para sa akin, sir, ay matinong official na Bucor na sit up na sindikatong mga drug lord sa loob, kasi hindi na sila makagalaw masyado sa loob sa madaling salita, sa gabal si Bantag sa kanilang kasiyahan, kaligayahan. Kailangan siyang mawawala. Sa gabal daw siya, kaya kailangan siyang mawala si Bantag. Yun yung sabi ni Luteria Pukong. Yun po, no? At may punto po siya doon. At yan nga, mayroon pong hindi mga naniniwala dyan o sakay dyan sa mga sinasabi niyan. Ito naman kay Gloria Kobayashi. Yan. Gloria Kobayashi, shoutout po sa inyo sa mga nagko-comment dyan. Palaban like Duterte, pero siya ay minamahal ng bayan, like Duterte also. He's so strict because of duty, and he respect previous President Duterte. And we know, frame up lang ang nangyayari sa kanya ng mga mayayaman na drug lords at mga hayop na convicted sa kulungan. Mga revenger ang mga gawa na yan. Ayan, yun yung sabi ni Gloria Kobayashi. Ayan po mga kaibigan. So ngayon, dito tayo ngayon dadako sa isang napakahaba-habang komento. Bagkos, intindihin lang po natin maigi at napakahaba kasi, no? Bagkos, ito yung mga kanyang sinasabi. Galing kay Raul Garais. Ayan, napakahaba ng kanyang message po. Ito po. Opinion ko, General Macanas, not agree ako na mabuting tao si Bantag dahil sa pira na babago ang isang
udolohiyah ng isang tao. Yan. Ako'y naniniwala na si Bantag ay sangkot sa mga karumaldumal na pagpatay kay Percy Lapid. At ang mga nagawa niya noon, una at kasalukuyan, huwag po natin itama. Ang isang pagkakamali ng opisyal ng ating gobyerno ay para sa akin, hindi ako naniwala sa mga kabutihang ginawa niya Bantag. Dahil ang tunay na mabuting tao ay sumusunod at may takot sa Diyos, ay hindi pumapatay ng tao. Ang mga pangyayari sa dahil ng paranyake, ito ay isang malinaw na sinadya niya pasabugin ang Granada para mamatay ang mga preso. Sabagay, ubiis na ang panahon ngayon. Ang taong kriminal ngayon ay pinagpapala at inaalalagaan ng gobyerno tulad ni Bantag at ng mga iba pang PNP official na may patayin ang mga taong wala naman talagang pagkakasala tulad ng pahihirap na nuhulihan daw ng droga. Hinatulan na nila nang hindi man lang na ipaglaban ang kanilang karapatan tulad ni President Digong. Sana maging katimbang-timbang din sana sa mga kagaya niyong opisyal. Pari-pariho lang sana ang paghatol sa bawat nagkasala, maging ito ay mayaman at may impluwensyang tao. Yan. At mahihirap dito po sa atin kung sino ang may posisyon at opisyal ng gobyerno. Magkasala, may opisyal treatment. Pag mahirap ang tao, hindi pa nahahatulan, kinukulong na. Sana tumino sa inyong lahat ang mga opisyal at president, senador, congressman, mayor at gobernador na nagtatamasa ng pirang galing sa kaba ng bayan at tax. Sana maging patas ang paghatol nyo sa mga ganitong kaso. Si Bantag at iba pa na sangkot sa kasong ito, sana'y huwag nakampihan ng mga kurap na taong dapat sana'y maging waran sa mga ganitong kaso. Masana'y magkaisa na lang po tayo kung sino ang papatunayang nagkasala at probable cause ay hatulan, dahil si Bantag ay hindi yan santo or pilontropo para ipagtanggol nyo. Si Bantag porket igurot, yan ay hindi nagagawa ng labag sa batas. Yan at isa pa, malakas ng loob niyan dahil may padrino yan sa matataas na opisyal sa Senado at Kongreso at ang dating Pangulo. So yun po yung comment no ni Raul Garais. Napakahaba po mga kaibigan. So ganun pa man, puntahan nyo lang doon sa aking comment section at mabasa nyo yung kabuuan ng kanyang mga sinabi. Bagkos, ang iba doon ay tama, ang iba naman ay hindi. Kumbaga, dito kasi tayo ang usapin, dito kay General Bantag, no? Yung mga sinasabi niya dyan, is tama yan, yung iba dyan, no? Bagkos, about dito kay Bantag, dito nakapokus yung usapin ni General Macanas, iba po, taliwas po doon sa mga binanggit niya. Bagkos, na damay-damay na kasi dito sa mga sinabi niya. So, ganun pa man po, tama po yung inyong mga komento or ang inyong opinion. So ganun pa man, mag-comment lang po kayo sa comment section, basahin po natin next upload. Yan po ay negative man or positive, babasahin po natin yan. At kanya-kanya po kasi tayo ng opinion pagdating sa ating bayan. Alright, so ayan po, pakinggan na natin si General Macanas at ito nga, about Verdugo po ang usapin dito. Alright, ito na yung video. Pag-usapan natin ngayon si Tatay Digong at ang kanyang appointee sa Biocor na suspend na ngayon na si Yosek Bantag. Okay. Mayroon silang common grounds or similarities. Yung tatak nila. Both Tatay Digong and Yosek Bantag inaakusahan na mga berdugo. Okay. Alam nyo naman kung berdugo, ha? Ang ibig sabihin, hindi ko na ipaliwanag. Okay. Nababasa ko sa mga comments, balitaktakan sa comments, berdugo nga sila. Kaya lang, bakit mahal sila ng mga tao? Sabi ko, oo nga no. Kaya ito, ginawa ko ng topic. So, Tatay Digong, undeniably, one of the best presidents that we had. Either pantay sila kay President Marcos Sr. or I don't know, basta. Ang daming naitulong, di ba? Despite sa kanyang, yun na, nagmumura, despite sa kanyang image na, yun na nga, berdugo. History na natin yan na
highest approval and trust rating. Digong. Okay. Dito naman kay Yusek Bantag, yun nga, palaban. Very controversial. Yung nangyari sa Paranya Quezita Jail, namatay ang 10 Chinese, kinasuhan siya, una murder, na downgrade ng homicide, ngayon acquitted na. Oh, tapos sa Bilibid na, kini-question yung mga pagkamatay ng mga high value inmates, ng mga drug lords. So, inaakusahan ng mga kritiko ni Yusek Bantag na sama sila ni Tatay Digong na birdugo. Oh, granting, birdugo. Ang tanong, bakit mahal sila ng mga tao? Okay, Tatay Digong. Ito, si Yusek Bantag. Grabe ang outpouring of public support sa kanya. Tsunami. So bakit ang daming naniniwala, ang daming lumalaban para kay Yusek Bantag? Ako na, isa na ako. Despite yung threat na natanggap ko, hindi pa nakapanood yung video ko, caller called me this morning at ina-advisean ako na tumigil na ako sa pag-suporta, vlog of support kay Bantag. Otherwise, baka may mangyaring masama sa akin. Despite that threat, I decided tuloy pa rin. Itatayo ko ang aking magandang buhay. Kasi retired na ako eh. 63 pa lang. I'm hoping to enjoy more years in my life. Wala naman akong sakit. Financially stable. Maganda na, enjoy life. Kaya lang itatayo ko ang buhay ko. Bahala na kung anong gawin sa akin ng mga gustong magpatigil sa akin. So, bakit maraming tao ang sumusuporta kay Yusek Bantag despite sa pagiging quote-unquote birdugo? The same thing with Tate Digo. Ito, sasagutin natin yan. Biblical example. Okay? Kahapon, yung totality test ni Secretary Mulya, parang naging abogado rin ako. Kinontra ko ng specificality test. Kasi para i-pin down mo yung nasasakdal, dapat klaro ba, detalyado yung ebidensya na yung nasasakdal, ginawa niya yung krimen. E yun, sa totality test ni Secretary Mulya, wala. Oh, dito naman ngayon, magiging pastor, pari ba ako? Ta sasagutin yan sa perspective ng Biblia. Okay? Sa Biblia po, ginawa po tayo ng Diyos according to His image. Kaya, sagrado ang buhay ng tao. Bawal kumitil ng buhay. Okay? Kaya lang, yung pagkitil ng buhay, depende. Okay? Depende sa circumstances, depende sa tao na kitilin ng buhay. Okay? Kaya kagaya dito sa lupa, self-defense. Papatayin ka na ng isang kriminal, alangan na hindi mo depensa ng sarili mo. Okay? So pag self-defense, nakapatay ka ng isang tao, acquitted ka sa korte. Self-defense eh. Common sense. Oh. So, yung ipinagbabawal sa Biblia na pagpatay, yung murder, yung out of greed, jealousy, out of anger, out of bad motive, at iligpit mo ang isang tao, yun ang bawal. Paparusahan ka niyan. Okay? You will be stoned to death ng Old Testament. Kaya lang, hindi lahat ng pagpatay ay ipinagbabawal ng Diyos. Ang Diyos nga mismo ang nagpapapatay. Ecclesiastes ba yun? There's a time to kill and there's a time to revive o buhayin ng tao. God is a consuming fire. At ang daming instances sa Bible na inuutos niya na patayin. Tingnan mo sa panahon ni Prophet Noah. Ating Noah. Ang sama ng mundo. Anong ginawa ng ang salita ng Diyos? Nagmahay ko, sabi niya kung sa Bisaya, I regretted for having created man dahil napakasama na. So, nagpadala siya ng flood.
para malipol, mapatay ang lahat ng masasamang tao at naligtas lang yung buong pamilya ni Noah na considered righteous in the eyes of God. So, dito pa lang, ang standard ng Diyos, yung mga hindi na sumusunod sa Kanya, iligpit yan. At ang unang pagliligpit nangyari nung panahon ni Noah. Grabe! Mas pagliligpit. Di ba parang birdugo rin ang Diyos? Dito na tayo sa Old Testament. Ay, Haring Saul muna. King Saul, nung wala pa si Haring David. Ang utos ng Diyos kay Saul is destroy the Amalekites dahil grabe ang kasalanan ng Amalekites sa mga Jewish people, Israelites. Sumunod nga si Haring Saul. Nilipol ang lahat except iniwan man niya yung hari. Ginawang trophy yung hari. Animals, lahat pati yung mga magagandang klase ng hayop, karnero, iniwan man. In short, hindi sinunod ni King Saul yung order na annihilate them all. Lipulin bata, matanda, walang iiwan. Kasi gusto ng Diyos, lahat ng Amalekites will be magbanis sa buong lupa. Wala ng Amalekites na maiwan. Ganon ang katindi ng galit ng Diyos sa mga Amalekites. Eh, hindi sinunod ni Haring Saul. Galit ang Diyos. Ganon yun. Si Haring David. Anong ganyan? Ano, warrior yan. Ang dami niyang napapatay na mga kaaway ng Israelites. Pag bumabalik na sila galing sa triumphant battle, King Saul has slayed 1,000 but David has slain 10,000. So dito, ang daming napapatay ni David na mga kalaban. Dahil kalaban eh. Masasamang tao. So ang point ko dito, depende sa pinapatay at depende sa pag yung motibo pa. Kung makapas lang ka ng tao, self-defense, wala yun. Acquitted kayo sa batas ng tao at batas ng Diyos. At kung yung pinapas lang, nililigpit, ay talagang masamang-masama na sa lipunan, eh, why not? Panahon ni President Marcos, anong ginawa niya doon sa, what's this? Drug lord na si Lem Eng Sing. Firing squad. Televised throughout the world. Ganon. Diba? Parang lumalabas. Berdugo rin si President Marcos. But he is well loved. Okay. Ako, in my 34 years of my military service, you mean to say, wala akong napaslang. Marami. Ngayon, may guilty conscience pa ako? Hindi. Dahil ginawa ko yon in defense of my motherland. Para ang mga komunista, hindi nila matumba ang ating God-fearing government. So, hindi ako nag-sisisi na maraming napaslang na buhay sa kapanahunan ko. So, gano'n, birdugo rin ako. Kaya lang, ang mga nawala ng buhay ay yung mga kumakalaban sa gobyerno. So, ganito rin ang nakita ko sa kalagayan ni Yosek Bantag. Kung totoo nga na yung Paranaque, acquitted naman siya, di ba? Bakit siya birdugo? Dito sa Bilibid, sabi, ang dami daw namamatay ng mga inmates. Hindi mag-file lang kaso. So, ibang usapin yung manamatay na inmates nung COVID. Ibang kaso naman dito kay Lapid. Separate yan. Huwag niyong isama itong mga namatay na inmates nung COVID dahil ang dami daw, 176. So, that's another case. So, yun po ang rason. Bakit mahal ng mga tao si Tatay Digong at Yosek Bantag despite sa image nila ka Bertugo? Dahil para sa kapakanan ng taong bayan ang ginagawa nila. Okay?
So, hindi lahat ng pagpaslang ay masama. Depende sa overall good. Depende sa motibo. I believe Tatay Digong and Yusek Bantag, ang motibo nila hindi yung masama. Okay? Galit sila sa droga. Ang droga ang isa sa mga salot sa lipunan na dapat mawala. Kaya in the course of their functions, yung trabaho nila at may namamatay, edi file cases in court. Kasi kung halang na ang kaluluwa ng isang tao, eto may talagang lipulin yan, halang na nga eh. But for those who want to repent at magbago, yun ang binibigyan ng chance. Okay? So, go, go, go! Yusek Bantag, nasa likod mo kami, hindi ka pababayaan ng Tatay Digong na parehas mo, quote in quote, gerdogo. Okay po mga kababayan, ayun po, napakinggan na natin ang mga sinasabi ni General Macanas. So ganun pa man, nakita naman natin na malaki ang porsyento na nakikinig at pinapakinggan at yung paghimay-himay ni General Macanas at marami ang nakakaunawa at nakakaintindi. At isa na tayo doon. So ngayon, siyempre dito sa ating bayan kasi ay kanya-kanya tayo ng komento, kanya-kanya tayo ng pinapanigan, or kanya-kanya tayo ng sinusunod na sistema. Bagkos, ang tayo nga kung saan yung nakikita natin na nakakatulong sa bayan at yun ang tama, yun ang ating susundan. Bagkos, abangan nyo po mga susunod natin na video tungkol po sa pagpatay or anuman, mapapakinggan nyo po dito, napakagandang pakinggan po ang pagpapaliwanag dito ni General Macanas. At ito pa, kaya ako nagustuhan, bakit nga po? Ito po ay may kasamang biblical po ang kanyang pagpapaliwanag dito about sa mga nangyayari dito sa ating bayan. Kung tayo po ay malawak at lawakan lang po natin, huwag tayo pupuko sa isang direksyon, maintindihan po natin itong mga sinasabi ni General Macanas dito. So, paki-like and share po ng video and paki-subscribe, paki-click na rin ng hit notification bell or para update po kayo sa ating mga next upload. Support po natin General Macanas TV STG channel po. Puntaan nyo po yung kanyang channel at syempre i-subscribe, i-like and share po ng kanyang mga video. At share po ang ating mga kababayan, yung mahilig makinig ng mga ganitong usapin ay siguradong mas maunawaan po ninyo. Kasi po sa ibang mga balita po ay hindi po natin maunawaan, mas lalo pa tayo naguguluhan. So thank you very much po muli Kuya Isko Official. Yun yung ating gwapong Bihero TV, pakibisita na rin po. At yun, abangan next upload video at painit na painit po ito. Next upload video po natin dito ay kasama naman natin dito si President Marcos. So yan, so thank you very much po muli Kuya Isko Official. Thank you, bye bye.